Pag-uusapan natin sa video na ito ang reaksyon ni Shernan sa mga linya ni Sixth Threat sa laban nila ni Kayram at aral US tour na lugi nga ba? So tara! May exciting na matchup na niluluto ang Sinugan. 3v3, Liga vs Liga, kasamang babattle ang organizer at pipili sila ng dalawang MC sa liga nila para maging kampe. Ang mananalo nga ay makakatanggap ng cash prize na 30k, bukod pa dito ang talent fee. Sa kabilang balita naman sa pag-review nga ni Shernan sa labang ST vs Kayram, dito ay pinaboran ni Shernan ang linya ni ST para kay Kayram. Dahil kung maalala nyo ang laban ni Kayram kay Badang, ay ang lakas mang asar dito ni Kayram. Umabot pa sa point na dinamay ni Kayram yung anak ni Badang at pinangalanan niya pa ito. Pero nung dinamay na ni Badang si Lil Jan, ay may kitang napikon dito si Kayram. Kaya dito nabutasan ni ST si Kayram at pinaboran nga ito ni Shernan. Dahil kilala naman natin si Shernan na ayaw niyang madadamay ang mga bata sa battle. Naging rules pa nga ito sa kanyang liga. Ayan na pala, katitira mo kada battle mo sa taong hindi mo personal na kilala, nak ng puta ka. Akala kasi nakaka-cool at good jobs na mga idol makuha niya. Pero nung si Lil Jan na nadama yung kirot sukdulan ba? Wala pa! Wala pa! Na! Eh nung si Lil Jan na nadama yung kirot sukdulan ba? Ganun ka mag-tribute sa hari ng TT Bars yung pagkukupal-kupal mong kupal ka? Nice one. Napakagandang punto nun. Kasi nung laban ni Badang at ni Kayram, kitang-kita naman, nag-react siya nung binanggit si Lil Jan. Nakita doon na parang, si Kayram nga, binanggit din yung ibang personal kay Badang. Tapos nung personal siya, kaibigan, nag-react. So nakita doon na parang, butas na malaki yun para kay Kayram. At nakitang butas yun ni Sixth Threat, which is malaking pamuntos yun, talagang rekta para sa kalaban, magandang puntos para sa tournament. Pinagtatanggol niya doon ay isang bata, pero isang bata din yung ginamit mong panlait sa kanya. Sinasabi mong nang muli sa yung tao ay yung ginawa mo child harassment din pala. Chelsea May binanggit pa ng dalawang beses. Yon, isa yon sa isa talaga yon no sa mga hindi ko pinapaboran ngayon, no. Wag na natin banggitin pa yung pangalan ng bata kasi ito yan eh. Paano kung yung bata may isip na mga gantong edad na? Kasi may mga klase niya nanonood pala ng rap battle. Na uy, binanggit ka doon na tapos yung papa mo ganto ah. Alam niyo ba yung mental health ng bata na mabuli ng ganung klase? No, so please sa ibang mga tropa natin. Hindi ko naman kayo mapipigilan, pero please, kaya nating bilang sundalo ng rap battle, kaya nating kumitil ng rekta sa kalaban. Huwag na tayong mandamay ng inosente kasi merong outside world ang rap battle na hindi maiintindihan kung anong mundo meron tayo. Kung hindi niyo naman kaya, wala man ako magagawa. Yun na 'yung pananaw ko lang naman. Dati nagagawa ko 'yan, pero syempre habang tumatagal at nakikita ko 'yung bad things sa paggamit ng ganung estilo, sino ba naman ako para hindi magbago? Baguhin pala para hindi baguhin 'yung ganung style. Pwede naman eh, pwede naman ako lumaban na patayan tayo kumbaga sa gera. Utang na barilan tayo, pero 'wag niyo dadamay ito ha. Labas kayo dito, umalis kayo dito. Ganun 'yung pananaw ko ngayon pagdating sa battle. See the irony in this bitch? Anak ni Badang, 14 anyos pa, yung minor pinang-chismis. Get your mind off that minor, fucking minor damn business! Tang ina, punto, multis, setup, punchline. Damn, yan. At sa uling balita, may mga kumakalat nga ng mga issue about sa US tour ng Team Aral dahil hindi daw tinao sa Amerika ang concert nila. Sa unang event nga daw nila sa San Francisco ay 100 ticket lang na benta nila kahit ang capacity ng lugar 800. Second, Los Angeles, 80 ticket sales lang at sa Sacramento, 20 ticket sales. Sinisisi nila ngayon umano ang organizer dahil maliit masyado ang nabenta ng ticket
hindi umano na public ng organizer na may show ang Team Aral sa Sacramento, kaya umano na napakaliit ng ticket sales. Pero sabi sa isang post ng isang battle MC ay hindi daw kasalanan yun ng organizer. Talagang wala lang gustong manood sa kanila. At itong huli may concert din sila sa Jackson, Florida. Pero na-cancel agad ito. Kumanta din sila sa Wish USA. Naging maganda naman ang kinalabasan ito.